Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So mga kayos, kung bago ko pa lang dito sa ating YouTube channel, please huwag mo po kalimutan na mag-subscribe, like, and share na para pakisupport na lang din po yung aking YouTube channel para maging updated niya sa mga tips at saka ideas na aking ibabahagi sa mga kapwa kong mekaniko, lalong-lalo na sa mga bago at sa mga gustong matuto. So mga kayos, so ngayong araw, tayo po ay mag-tune up nung 4D33. Ituturo ko sa inyo yung running mate at saka yung valve clearance. So kung interesado ka mga kayos, tara, samahan nyo ako. DJ. Kayos, ito yung ating bagong overhaul na 4D33. So naisalpak na natin siya, yan, nakasalpak na. Hindi ko muna kinabit yung fan blade dito sa harap. Wala pang fan blade, saka yung radiator para maluwag yung pagka sikwat natin dito sa pulley mamaya mga kayos, ano. So ayan, no, makikita nyo mga kayos, ito ay nakatap na sa number 1, ano. Ayan, no, ayan. So ang firing order nito mga kayos ay 1, 3, 4, 2, tapos yung running mate naman nito ay 1, 4, tsaka 3, 2. So yun ang pinakano nya, pinaka running mate yan. So yun ang pinaka running mate nya. So mga kayos, yung ibibigay naman natin ditong clearance, ito, ayan, ito ating filler gauge. Bibigyan natin siya ng ano, straight 14, ano? Straight 14. Hanapin natin yung 14 dito. Ito, hanapin natin yung 14. 13. Ito, 14, ano? So ito siya mga kayos. Ayan. Ito. Ayan. Ayan, ito. Gagawin natin siya straight 14 mga kayos, ano, yung intake at saka yung exhaust. Ayan, no, hindi ganun nakikita pero ano yan siya. Ayan, 0.014, so or 0.35 mm. So ito po sa 1000 of inches, ito mga kayos, sa inches ito yung 0.014. Ayan. Yan mga kayos, yan yung ating ibibigay na valve clearance, ano. So umpisa natin mga kayos dito sa number 1 dito. So kailangan bago natin sa i-tune up, kailangan nakatap siya, no, top dead center number 1 na ito. Yan. Tingnan natin mga kayos, isang flat screw number 12 na close open wrench, no. Yan, saka filler gauge. So ganun na mga kayos, no. Ang pag-tune up nito, kailangan luwagan natin ito, ito yung nut na ito. Tapos ipasok natin yung ating filler gauge dito sa ating rocker arm sa may valve tappet niya, no. So ayan mga kayos, nakikita nyo, maluwag siya sa number 14, no. Ayan, maluwag siya. So ihigpitan natin siya mga kayos. Na lang mga kayos, ano, yung number 2 na lang yung ating tune up. Ito na lang siya. So malamig.
open na siya yung dalawa natin, number 2 mga kayos, yung intake at saka yung exhaust. Ito yung ating intake, ito yung ating exhaust. Lulugan natin ito. Yan, kailangan mga kayos, medyo suwabi-suwabi lang ito dito ah. Last na sinun up na number 2. Nakayos yung ating last na sinun up na yung number 2. Ito yung ating intake, yan. Nakikita nyo number 14 yan. Yan siya mga kayos. Yan, 14 yan siya. So, dapat yung ating filler gauge ay swabbing-swabbing lang dito, medyo makunat, medyo matigas na katamtaman lang dito. Ayan, ganoon din dito sa ating exhaust. Ayan, so ganoon na mga kayos, ano? Ayan, so tapos na natin siya i-tune up, itatakpan na natin siya mga kayos, tapos i-update ko na lang kayo, no? So stay tuned na mga kayos, kasi pag pinandar ko ito, ipapakita ko na rin sa inyo. So ayan, wala na, wala pa yung radiator nyo dyan. Kakabit na natin, tapos na tayo mag-tune up. Basta tandaan nyo lang mga kayos, straight 14, yung valve clearance po ng ating 4D33, tapos yung kanyang firing order ay 1, 3, 4, 2. Yung kanyang running mate naman ay 1, 4, 3, 2. So ganun na mga kayos, ano? So stay tuned lang, so maraming salamat. So yun na mga kayos, ano? Tapos na tayo mag-tune up, so stay tuned lang. So maraming salamat mga kayos, sana may makuha po kayong idea at saka tips na magagamit din po ninyo. So yun lang, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share, saka press yun na hindi po yung notification bell na yan para maging updated po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun lang mga kayos, maraming salamat, God bless.